Pero yung last na nakita ko, yung for 2024, yung 2025, hindi ko pa nakikita. Ang una ko nakita yung 2023 na kung saan, ewan ko, 2023, 2024, hindi lang double appropriations. May triple, may quadruple, umabot pa ng quintuple. Meaning, isang item, limang beses pinondohan. Ewan ko kung paano nakalusot yun. Kasi, gaana yung nakita ko eh. Tapos, quintuple appropriations. Saan pupunta ngayon yung apat? Dahil may pante, meron ng pondo, yung isa na item. Pareho, ang masaklan ito, multi-purpose building. Isang multi-purpose building na meron ng item, meron ng budget. Bakit papunta mo ba ng 5 times over? Natatanda ko lang, nagpala ko na resolution yung gawin transparent yung by camera conference. Kasi alam mo, akala ka rin, yung bi-cam, yun yung third chamber. Hindi lang basta third chamber. Most powerful chamber. Walang transcript, walang minutes. Ang problema doon, pag-upo ng mga members, no? Open, acknowledgement, pagkatapos pagkikreate ng small group bi-cam. Pag sinabi mong small group bi-cam, ito dalawang tao lamang. Yung chairman ng Appropriations Committee ng House at saka yung Finance Committee chairman ng Senate. So silang dalawa na nag-uusap at minsan, pagka nag-meet ulit, nag-resume yung bicameral conference, abay, naka-ready na lahat yung pipirman at kung hindi ka pipirma, napaka-kontrabida mo, malamang sa hindi, ma-re-enact yung budget. Eh ang kakapal nun, wala ka naman time na basahin yun. So ang daming pages, iniikot na lang yung mga page, ano, yung mga pipirmahan. Yun na masama, pero kung merong minutes at ito'y open sa media, sa mga NGOs, eto, dugdagan ko pa yung tanong kanina ni Ms. Victoria, no, tungkol doon sa 300 billion. Natatandaan ko, panahon din namin yun, na naratify na yung, tapos na yung bicam report, niratify ng House, niratify ng Senate. Aba, nung ginawang enroll bill, inamend pa, nagkaroon ng 75 billion na kung saan-saan pinagdadala. Na-discover namin yon. Ako, sinabi ko kay Senate President Tito Soto, sabi ko medyo mali ito. So nangyari noon, kinwalify ni Senate President Soto yung kanyang pinirmahan na hindi kasama ito. Sa pipirmahan ko, kasama lamang yung aming niratify ng both houses. Ang nangyari, hindi lamang 75 billion yung na-veto, naging 90 billion, may nakita pa yung Malacanang. And I give credit to President Duterte, no? Dahil 90 billion yung kanyang binito. The biggest veto item na ginawa sa, I think, sa kasaysayan ng Pilipinas. Kasama yung sa 300 billion na natipid dahil sa pagbusisi ng budget.